Yun, good day guys, mga master. Magandang araw po sa inyo muli. So, pag-aralan naman natin ngayon ang tungkol sa analog multitester. So, dapat marunong din tayo gumamit ito para malaman natin kung good or bad ba yung ating mga electronic parts. So, kailangan alam muna natin yung mga parts niya at kung paano siya mag-function, para matulungan tayo alamin doon sa mga electronic parts natin kung gumagana ba siya ng maayos o hindi, gaya ng resistor. So first, ito, tinatawag na test prod. No, test prod. Alam naman natin lahat ko test prod. At saka ito yung tester. So dapat alam natin yung parts ng bawat bahot parsito nga itong tester na to. So, umpisahan natin yung bandang taas. Yung bandang taas niya, ito yung tinatawag na resistance scale. No, ayan. Yung bandang taas niya, yung pinakataas na na, yung mga number dyan. Ayan, yan yung resistance scale. Tapos, itong pinaka, itong gumagalaw-galaw na to, yan, yan yung ating tinatawag na indicator pointer. No, pointer yan. Para kung saan siya tumuro, yun. Indicator pointer yan. At yung isa pa, yung pinakaitim dito sa gitna, yung pinakaitim niya, ito yung tinatawag na zero adjust. So, oh, ginagamit natin to para i-calibrate ito ating indicator pointer. Yun. Ngayon, ito naman tinatawag na zero ohm adjust ito para i-calibrate din yung ating resistor dito na nakatutok dapat sa zero yung pointer. So, dinidikit lang natin itong test prod. Yan. Ididikit lang natin yan para matesting natin yung ating ito, para idikit dito sa zero. Yung. At ito, ito yung ating ano, ito yung ating range selector switch. Ito ang tumutulog-tulog na to. Yan. Kung saan, pagka-resistance ang hinahanap natin, tinuturo lang natin yung ating selector switch na dito sa may times 1, times 10, times 100, times 1K, at saka times 10K. So, pagka-resistance ang hinahanap natin, resistance ng o value ng resistor, bawat point nito or bawat selector nito ng times 1, times 10, and so on, inaano natin ito, kinakalibrate muna. Dapat marunong tayo mag-calibrate. So, ipakita natin sa video kung paano yung pag-calibrate. Yan po, panoorin po natin. Bago tayo magsimula sa pag-testing, kailangan nakakalibrate tayo. Kinakalibrate natin kung saan itong ating zero adjust. So dapat yung ating itong gagamitin natin para makalibrate ang ating pointer. Yung pointer natin dapat nakaturo siya doon sa infinite. Yan, yung infinite na yan. Dapat nandun siya. So, calibrate natin using itong ating zero adjust. So, dapat nakaturo siya doon. So, calibrate ko lang. Yan. So, nakaturo na siya dyan. Yan. Ngayon, paggagamit tayo, dapat nakakalibrate din tayo sa ating resistor kung saan tayo gagamit. So, kung resistor, ito siya from times 1, yeah, from times 1, times 10, times 100, times 1K, at times 10K. So, papaano siya? Sa bawat turo natin, halimbawa, ang dab natin nasa times 1, nasa times 1, so, yung ating test prod, pagdikit lang natin. Yan. At yung pang-adjust naman natin, ito yun. Yung 0 ohm adjust. So, dapat nakaturo din siya dito sa may
0. Yan. So, pag nandyan na siya, yan na, na-0 na. Calibrate lang natin. Yan, pag nandyan na siya, ibig sabihin, pwede na tayong mag-start. Yun. So, bali, sinusukat lang natin sa times 1, yung from 1 ohm up to 100 ohms. So, yun lang naman ang kaya niya sukatin. So, pwede tayong magsukat doon. Ganon din dito sa times 10. Sa times 10 naman, so, pwede tayo dyan from 10 kilo ohms or 10 kilo ohms, sorry, from 10 ohms up to pataas. So, ganun din naman. Pagka tayo magsukat, calibrate muna natin siya. So, dapat, ang sabi natin, nandito siya sa may 0, yung ohms niya, bago tayo mag-start. Yan, nakaturo dapat ang ating pointer sa 0. So, kung na 0 na siya, yun. Pwede na tayong mag-umpisa mag-testing para malaman yung value o kung ano man yung ating testing. Pag resistance, kailangan natin ito i-calibrate. Pero kung hindi naman resistance, no need to calibrate. No? Ngayon din, pagka times 100, yan, ganun ulit. Calibrate ulit tayo. Yan. So, dapat nandun din sa 0 ohm. At ganun din dito sa 1K. So, test and test prod, dapat nandun sa 0. Yun. At ganun din pag 10K, yan, calibrate tayo ulit. Yan, pihit pagka hindi doon sa sakto. Yan, pag sakto na sa 0, pag sakto na sa kanatin, pwede na umpisahan. Yun po sinasabi natin. Kailangan-calibrate natin yan. Bawat susukat tayo ng ating resistor kung saan man siya. At ganun din sa times 1K and times 10K. So, yun. Ina-adjust lang po natin siya. Ito, kailangan-kabitan ng ating test prod. Ito yung ating tinatawag na negative terminal. No? Negative measuring terminal. At ito namang kabila, ito naman yung positive measuring terminal. Yan. At ito namang value naman, itong ating resistor, ito sa taas ha, scale, itong resistance scale. So, mapapansin natin na yung from 0 to 1, yan, 0 to 1, yung ating scale, yung pinakamaliit, yung pinakamaigsing guhit, ang number niya ay 0.1, yung pinakamaigsing guhit. At ito namang mahabang guhit ng 0 to 1, yun naman ay 0.2. Ang bawat bilang po niyan. Yan. At dito naman sa 1 to 3, ang bilang naman ng bawat guhit niya ay 0.2. Yan. At dito naman sa 3 to 5, yung bilang naman ng guhit nito ay 0.5 naman siya. At dito naman sa 5 to 10, ang bilang naman ng guhit niya ay 0.5 din. Ang bilang ng guhit niya sa 5 to 10. At dito naman sa 10 to 20, ang bilang naman niya ay 1. Walang yung bilang niya. Yun. Tapos, dito naman sa 20 to 30, ang bilang naman ng bawat guhit niya ay 2. At dito naman sa 30 to 50, ang bilang naman ng bawat guhit niya ay 5. 30 to 40, 5. Yan. Yung guhit niya. Sa 50 to 100 naman, ang bilang ng bawat guhit niya ay 10. Yun. So, yun po. At kasunod na niya yung 500 then 1K.
So, kapag nakatapat yung ating resistance, so, sa, for example, nakatapat siya sa 10 at tayo'y naka-range sa times 1, so, ibig sabihin, 10 times 1. Yun. Example, nasa 10. So, 10 times 1. Kapag nag-range naman tayo sa times 10 at nakatapat din sa 10, so, meaning, 10 times 10, yun yung value. Yun. Dagdag lang tayo. So, kapag nakatapat naman sa times 100 naman ang ating selector switch knob at natapat din sa 10, so, times 100 lang tayo. Yun. At times 1K at ganoon din sa times 10K. So, kung saan siya nakatapat dyan sa ating resistance scale, kung anong number dyan ang kanyang tapatan at kinalibrate natin siya kung saan man dito, times 1, times 10, times 100, times 1K, at saka times 10K. So, kahit na saan siya matapat dyan, once na yung ating resistance scale ay nakatapat kung saan man dyan, halimbawa 10, i-multiply natin kung saan selector switch tayo gumamit. Yun. So, yun po mga master. Guys, marami po salamat. Sa ngayon, yun lang po muna. Sa susunod naman po yung iba. Marami po salamat. Hanggang po sa muli. Thank you.